So yan yung ating crayfish na natanggalan ng dalawang claws, sinama natin sa ating mga assorted ano grow out tank. So kasama niya yung mga polar blue parrot na fries and yung mga guppy na ano platinum dumbo ear at yung mga snake skin na dumbo ear, yan kasama niya yan. So yun, talagang siguro gusto niya humuli, no? So dyan muna siya habang inaantay natin tumubo yung kanyang claw, yung dalawang claw. So yan, healthy naman yung water na yan, kahit medyo ano, green water yan. So, nakita nyo naman yun, masiglang masigla yung mga guppies tsaka yung mga ayan, yung mga polar blue parrot na prize yun. So yan, they are living harmoniously kahit kasama pa yung mga fry ng gabi, oh, hindi nakakain ng polar blue kasi maliit din sila. So yan, dami na rin palang price nung ano yun, nung guppies ano, na mixed breed na to eh, yung feeder tsaka yung ano, RDSS. So tingnan natin yung kalalabasan yan. So yan, oh, yung mga platinum dumbo ear. May isang maganda ako dyan, nasa na ba yun? Yung walang yung buntot, walang punit. Inata, ito. Tapos yun, mga snake skin red tail. Ayan yung dumbo ear. Oh. Platinum dumbo ear. Ito yung isa, yung maganda yun. Yun know, ang ganda, oh. So yan muna ang kasama ng ating ang kawawang crayfish. Nawala ng ano eh, ng pansipit eh, no? So yun, tingnan natin yung kanyang journey hanggang sa magkaroon siya ng claws. So yan, ang dami niyang pagkain, no? Actually yung mga ano yan, yung mga lumot na yan, yung kinakain talaga ng mga crayfish. Tuwan-tuwa sila dyan. Healthy pala sa kanya yan. Yan, nakita niya yan, oh. Dumbo ears. Ayan, nasa na ba? Platinum dumbo ear. Ganda ng mga ano, no? Ganda ng mga guppy. Ayan, oh. Ang dami. Ayan, oh. Ayan, oh. So yun, maganda rin ano eh, community tank na nangyayari kasi medyo hirap na tayo sa ano eh, sa paglalagyan. So yung mga iba natin, napapaghalo na talaga natin, hindi natin maiwasan. Pero meron pa rin naman akong pure breed niyang mga yan dun sa likod. Yung ayan, yung P-Dirt, yung Platinum Dumbo Ear, Red Tail. Ayan, meron tayong nakabukod na mga pure breed nandun sa isang tub, hindi natin nahaluan. Tapos meron din tayong ng snake skin na pure breed. Ito kasi ano eh, yung magiging anak nito. Yun, yung mga magulang, pure breed yan. Pero yung magiging anak dyan, halo na. Parang platinum snake skin, ganun ba yan? Dumbo ear, ayan. Meron nga dyan isang kakaiba eh, parang snake skin na dumbo ear, nasa na ba yan? Parang na mixed breed na siya eh. Pero magaganda pa rin yung mga anak. Oh. Ayan o. Oh. Okay pa rin naman ang itsura eh. No? Mukhang hindi chop suey. Parang ano pa rin. Ayan ang mga red tail. Platinum red tail. Hindi na masyadong dumbo ear ano? Kasi nag mixed breed eh. Ito maganda-ganda to. Ayan na naman si Coco, nag-iingay na naman yung aming aso. Sino ba yun? Ang ganda, oh.
Dilim lang yung ilaw eh, no? So, yun. Tingnan natin yung kanyang progress in time. Tingnan natin kung makaka-recover talaga fully. Kasama nitong mga, ano, huwag lang siyang madededo dyan dahil kakainin siya nitong mga guppy. Bagay, matigas naman yung shell. Pero tingin ko, yan, makakasurvive siya. Buti, nakita natin agad. Meron pa nga akong isang nakita, eh. Medyo malambot siya. Kaya doon ko din nila sa maliliit, eh, no? Medyo malambot. Yung, ano, nagbalat siya, eh. Kaya pas ang liit nung kanyang pansipit. Tapos, malambot siya. Nilipat ko rin dito. Kasi, ano, eh. Malambot masyado yung shell niya. Tapos, nandun siya sa mga karamihan ng malalaking crayfish. So, ang ginawa ko, inacclimate ko muna siya kasi medyo malamig yung tubig dun eh, sa tub. Eh, kung ililipat natin dito sa aquarium, kasi medyo warm yung tubig kasi nga may ilaw siya. So, hindi natin binigla. Kasi usually, pagka binibigla mo, nagkakaproblema. Nasa-shock sila sa tubig. So, inacclimate natin. Yung meaning, nilagay muna natin siya sa isang lalagyan na may dati niyang tubig, tapos dahan-dahan natin ipinatong natin sa ibabaw nung paglalagyan na bago. So, parang dahan-dahan niyang na-adapt yung temperature, tsaka natin siya ibinuhos dun sa ano, mga siguro 15 minutes natin inacclimate nung parang na-adapt na yung temperature nung aquarium. Ayan, nilagay natin siya. Kasi kung bagong balat lang, kasi halimbawa kamomolt lang, nag-molt, syempre malambot yun. Tapos, galing sa malamig na tubig, tapos bigla mo siyang ilalagay sa mainit, mawater shock siya, possibility mamatay, ganun. Nagugulat kasi sila eh pagka nagbago bigla yung temperature. Isang nga, diba, pag bumili ka, di syempre naibiyahe mo siya ng mainit, ganun, minsan sa sasakyan, so buhay pagdating mo sa bahay. Tapos ilalagay mo siya sa isang lalagyan. Nung may time kasi na-encounter ako, biglang umulan ng malakas. So, malamig yung tubig, di ba? So, nung nilagay ko siya dun sa bagong tank, although na-acclimate ko nung konti, pero nung magdamag siyang umulan, sobrang lamig. Merong ilan na namatay, eh. Dapat talaga, ano eh. Yung transition ng tubig, ano. Ma-adapt talaga nila maayos. Wag bigla-bigla yung, ano, yung pagsalin sa tank, eh. Kumbaga, standard pa rin yung procedure sa lahat ng isdaman yan or basta water creatures, ganun. Pag biglang nabago yung temperature, nagkakaproblema sila sa body nila. Meron nga, pag lipat mo pa lang, namamatay agad eh. Dahil nga masyadong, halimbawa, kung galing sa mainit na biyahe, biglang malamig yung tubig, biglang mangingisay na lang, ganun. So that's it, yun. Tingnan natin yung kanyang journey sa buhay na ito. Ayan. Salamat guys sa panonood ng video. Ayan. Kwento-kwento lang. Ayan. Please subscribe sa ating channel. Ayan, 2,000 plus na pala yung subscriber natin. Ayan. Stay safe po sa lahat. God bless.